Mag-install tayo ngayon ng NGK na Laser Iridium Spark Plug kay ADV-160 natin. Ito yung Laser Iridium na Spark Plug. And yung code niya, LMAR8BI9. So 9 yung heat range niya. Same as stock. Ang stock, halos ganito rin yung code niya, pero itong BI is letter L ang nakalagay yata. Tapos 9 din. Same heat range. Laser Iridium. Yan yung installation process niya. Kapag tapered is 1/16 of a turn. Kapag naman yung flat, ito, yung washer, 1/4 of a turn ang paghihigpit niya. So, hindi mo na rin kailangan i-gapping yan pag i-check mo. Laser Iridium Premium. NGK Spark Plugs, made in Japan. Ayan yung spark plug natin. Ayan, nakatatak yung code. Ito yung washer na sinasabi ko. So, hindi siya tapered, flat siya. So, 1/4 of a turn ng higpit nito. Ayan, Iridium NGK. May kasama rin siya mga stickers, tsaka ito. Nalagay ko yung link sa description na nabilang ko nito. Parang 1,200 pesos. Legit na NGK. Baklasin na natin tong access ng spark plug. Tinanayin natin. Tanggalin nyo lang to. Tapos push clip. Tapos silain lang natin to. Iangat natin na ganyan. Silain nyo lang. Tanggalin yung mga clip. Ayan, tanggal na. Tanggalin natin tong spark plug cap para ma-access natin yung spark plug. Ilayin nyo lang. Ayan. Spark plug cap. Tapos kunin nyo yung tool doon sa U-box. Ito. Ito yung pantanggal ng spark plug. Nasa U-box yan. Saksak lang natin dito. Make sure na nakalapat. Ayan. Tapos gamit tayo ng 10mm na socket wrench. Counterclockwise ang pagluwag niya. Ayan. Luwag na. Ayan yung spark plug natin. Golden brown ang sunog. Ito naman yung ipapalit natin. Yung NGK na Laser Iridium. Ito NGK din to. Pero ceramic siya. Same lang sila ng haba. Same thread size, 10mm. Difference is ito, Iridium na to. Ito ceramic. Natin na yung dulo, magkaiba. Kabit na natin to. Palapatin lang natin muna. Hand tight lang natin hanggang sa lumapat. Tapos ang higpit niya is 1/4 of a turn. Based dun sa ano, lagay sa box niya. Pero pag halimbawa, gusto nyo i-check yung spark plug, tapos babalik nyo ulit. 10 to 12 newton meters ang higpit nya. Based dun sa napanood ko na video ng NGK. Lagyan natin to para mas may lapat natin. Lapat na lapat na. Ito yung 1/4 of a turn. Yan, kung sa bilog, 1/4 ng bilog ang higpit nyo. 10mm ulit, tapos socket wrench. Ito, tatansyahin nyo. Kailangan matansya nyo. Yan, lapat siya. So, kung 1/4 of a turn, tansyahin nyo lang. Konti pa. Yan, okay na. Suksok lang natin sa spark plug. Make sure na nakalapat. Gumanda yung throttle response niya, napansin ko. Pero test ride natin para mas mapakaramdaman ko pa. Napakaramdaman muna natin siya. Feeling ko kailangan pa mag-adjust ng ECU nito bago mag full effect. Kaya gagamitin ko muna siya ng gagamitin hanggang sa mag-auto reset yung ECU, mag-adjust siya sa bagong ignition natin. Pero so far okay siya. Maganda yung response. Test run. Dami sakyan.
siya sa high speed. Iikot natin ang clock to para mas mag-adjust palalo siya. Pero so far okay yung throttle response. Sa vibration lang, inaaramdaman pa rin ako, same pa rin sa high speed, which is normal kasi magaan yung bola ko. Ang setup ko pala dito, CVT set ako, nakakalkal pulley set, naka springs na matigas, bola na magaan, 13 grams. Tapos naka 14T ako na gear, kaya sobrang gaan ang bola ko. Noong stock gear to, 13 teeth, ang gamit kong bola ay 15, 16, ganun. Ayan, naka 13 ako. Doon bumalik yung arangkada ng kagaya nung 15, 16 grams sa 13 grams. Kailangan mo kasi mag-adjust ng bola pag nag-gearing ka. So far, okay din naman yung performance ng gearing, although kailangan ko pang itry top speed ulit itong 13 grams. 129 yung max speed na nakuha ko dito sa 13 grams. Pero itetest ko pa yung top speed ulit doon sa may Pulilan Bypass para di ganong masyadong malakas ang hangin. Yan palang spark plug na laser iridium, ang ibinibigay niyan is mas magandang sunog, so mas gaganda yung throttle response mo. Yung Honda Beat ko naka iridium yun eh. O, napansin ko doon kay Beat nun, ang last talaga ng response sa arangkada. Pero nung kinabit ko yun, hindi pa ako naka-remap nun. O, hindi kasi binibigay ng remap, naka-remap din to eh. Is yung magandang throttle response. So kung may magbago man sa throttle response nito, siguro minimal na mag-i-improve siya lalo. Pero hindi drastic kagaya nung stock mapping tapos kay Beat na no, nag-iridium ako. Birahin natin ang birahin para mag-adjust na siya. Pumino nga siya sa duluhan. Mas pino yung tunog ng makina. Kahit ganito yung set natin na magaan yung bola. Siguro kung limbawa naka all stock kayo ng CVT, all stock, pati mapping, mas maramdaman nyo yung difference nito. Sa case natin kasi parang minimal lang yung changes. May try natin yung top speed dun sa may top speed ako dito. Wala nga lang yukuhan. Tayo mga top speed dito, masyado na malakas sa ADB para maabot yung top speed. New Sokovia Bridge. Tagal mag-open eh. Hindi pa tapos pero hanggang doon na yan sa may ano, dinadaan na namin. Lusot nyan, New Clark City pag natapos. Top speed time. Testingin natin. Baligyan ko na lang kayo pag gamit na gamit na to. Siguro ay long ride naman yung OVR para mas lalo kong maramdaman yung difference na. Ito, try natin sa uphill. Uphill to eh. Papasok ng gate namin. Oop! Lakas pa rin. Kahit naka-gearing.